Oh, sir, so kunin lang namin ang reaction nyo. Siyempre, kayo ho ang kinatawa ng Philippine Nurses Association. Kayo ho ba nagulat o kayo ho ba ay pabor dyan sa naging statement ho ni Labor Secretary Bello? Actually, Sir Danny, no? Sa amin po yan sinabi ni Secretary Bello during our meeting Pero last nagulat ba kayo? Tuesday for deployment ban. Opo, kasi syempre that's parang yung proposal na yan ay mahirap pong intindihin. But we respect his opinion, ano po, baka may reason siya. But then we disagreed immediately kasi sa health professional po, eh, kailangan po natin na i-ensure yung public na our graduates ano are competent enough to do their duties and responsibilities. At yung board exam po, yung check and balance, no, para po makita natin yung quality education na ibinibigay ng ating mga nursing schools. Pero pag ganyan, Melbert, in the absence of ganyan, let's say nag-board exam ka, let's say you want to apply for nursing, di ba, position sa abroad. Hinahanap ba yan ng mga employers? Isa yan siyempre karagdagang ano yan, di ba, credentials for them? Oo. Opo, opo. Actually, may mga bansa po na nire-require yung license. Ano? Meron pong iba naman na hindi, pero magte-take ka ng board exam doon sa country nila. Sorry, hindi ako malinaw. Ano? So what is the position of the Philippine Nurses Association? Are you against? Or yeah, we are against. Against. So para lang malinaw. So yung mga nurses, kontra sa panukala ni Bello. Yes po. Because alam naman natin na yung board exam, may existing law yan that we should follow. Mm-hmm. And even po siguro na i-revisit yan, no? We will still prepare to have board exam po para nga po malaman natin yung level of competency ng ating mga graduates para ma-ensure po natin yung safety ng public health. Mm-hmm. Okay. Kasi yung pinapaliwanag ni Secretary Bello, yung justification niya, eh, 8 taon na nag-aaral ito mga to, exam na exam, so parang sobra dami na ng mga exam. So, well, as yung far nurse, as nursing, syempre napaka-delicate kasi nito dahil sa hospital ka, no? You're saving lives. So, importante rin talaga yung may karagdagang alaman ka, di ba, Melbert? Tama po kayo, no? Kasi para po sa medical professionals, yung health professionals natin, ano, kailangan po natin na ma-ensure that our graduates can do their duties and responsibilities properly, no? So, kailangan po talaga na makita natin at ma-assess natin through board exam yung kanilang competencies. Kaya po, hindi po siguro dapat na tanggalin, no, or i-scrape yung board exam. No? Lalo na dito sa mga health professional kasi buhay po ang hinahawakan natin. Buhay po yung aalagaan natin. So when the secretary said that, sabi niyo sa inyo kamo, sa inyong pagtitipon, o di agad-agad nung kinontra niyo, ano yung alternative na sinabi niyo sa kanya? Hindi natin dapat tanggalin yan, bagkus, anong dapat gawin? Bagkus, tingnan natin yung sitwasyon ng nurses. Ano, kasi ang sinasabi niya, hindi naman daw galing sa mayayamang pamilya, mostly yung ating mga nurses, yung mga graduate ng nursing. Ano? So, malaki yung ginastos, hindi naman na ibabalik dahil walang opportunity dito sa bansa natin at maliit ang sweldo. So, sabi namin, yun po ang tingnan natin, hindi yung board exam. Ano po, kasi during that meeting, nandun din po ang board of nursing at they disagreed automatically when he proposed that. At ang sinabi niya na lang, pag-aralan ng PRC. Para po sa amin, dapat po ang pag-aralan yung kalagayan ng nurses dito sa Pilipinas. Ano po, kung hindi man sila papasa ng board exam, gawa natin ng isang structure na kung saan pwede nating i-employ sila na may maayos na sweldo para naman na maibalik yung kanilang investment dun sa kanilang nursing course. Ano po? Yan, natumbok mo, Melbert. Yan ang mas importanteng issue. Hindi yung mga board mo, isa, sweldo. Sweldo. Ang tanong doon, ang sweldo ba ng nurse ay makatarungan? Kasi umaalis nga ng ibang, napapunta sa ibang bansa dahil wala namang kakwenta-kwenta ang sweldo dito. Di ba, Melbert? Apo, tsaka po pwede natin siguro tingnan yung mga, kung nakikita nila na malaki ang sweldo, tingnan po natin yung ginagawa nila sa medicine and midwifery. Kasi alam nyo po, sa Department of Health, meron pong scholarship for medicine, or medical, yung mga doctors. And meron sa midwifery. Sa nursing po, wala. So, yun po siguro isa sa pwede natin tingnan para hindi natin makita yung gastos na ibinibigay ng ating mga nursing.
na binibigyan. Okay. So siguro magkaroon tayo maraming scholarship for them. Pero curious lang ako, Melbert, ano ba ang, kasi alam ko sa mga bar exam, marami talaga bumabagsak dyan. Yung passing rate ba dyan sa mga nursing board exam, marami rin ba talaga bumabagsak? Oo. Marami din po, ano, based on history po, it's hindi po siya nag-50% eh, seldom po. Usually 35 to 50%, ganyan. But hopefully po, kasi po bago po ang ating Board of Nursing and yan po, ngayon pa lang po natin malalaman yung trend ng kanilang the way they gave exam, no? So usually po, below 50%. No? Oh. Mm. So, yung Filipino nurse ba? Ay, sorry pa, sorry ko yung dami. Kasi go ahead. Oh. Yung Filipino nurse, pag hinayos siya sa abroad, sorry, hindi ako familiar ng Melbourne, ano, kukuha ulit siya ng isa pang exam para makapag-practice doon sa bansang yon? O yung kanyang knowledge na nakuha niya sa Pilipinas at yung practical, yung internship, okay na yun? No po. Kukuha po sila ng exam. Like sa Middle East, Haad ang tawag nila. So sa pangalawa, US pangalawang board exam. Mm-hmm. Po. But then it is still a form of examination katulad po ng board exam natin. Ano? So ang gagamitin din nila yung... Yung? Hello? Naputol ka. Ang gagamitin nila ay yung... Melbourne. Naputol. Melbourne. Kasi, kasi di ba, ang gagamitin nila ay naputol. Yung knowledge din nila na nakuha sa school, but then, kailangan pa rin po ma-ensure na okay ba yung nakuha nila sa school. Ano po? Kailangan matest at ma-assess kung enough ba yung nakuha nila sa school para po mag-serve doon sa country na yon. So, parang equivalent to board exam pa rin po. That's right. What I'm trying to drive at is, kung sakali lang, theoretically, wala silang board exam, hindi kaya mas pahihirapan sila sa country na pupuntahan nila, saan katerbang exam naman ngayon ang gagawin sa kanila just to test their knowledge kasi wala nga silang board exam board sa exam. Country Pilipinas. Of origin nila. Oo, hindi kaya ganun. Definitely po, kasi po bababa po, di ba meron tayong tinatawag na Asian Qualification Framework. Definitely po, bababa po yung level ng quality ng graduates natin. So, mas marami pang hingin sa kanila kung wala po tayong board exam. Mm. So, ibig sabihin nga yan, Melbert, talagang ina-admit mo, bababa. No? Kung wala itong board exam, bababa yung quality of education natin dyan sa, you know, sa nursing. No? At isa pa dyan, siyempre, ang napaka-importante na kukompromise yung healthcare system natin, di ba? Na posibleng marami ang maapektuhan, lalo na yung mga pasyente. Na, yun na nga, because we are saving lives here, no? And the nurses play a very critical role in providing that good healthcare. So yun, posible compromise yun, di ba? Tama po, Sir Danny, no? The lives of Filipinos and the health of the public is on the hands of healthcare professionals. Kaya po, dapat sigurado tayo that they are competent enough. At yung board exam po ang susukat doon sa kanilang mga natutunan sa school kung ready na ba sila to serve, no, sa kanilang profession. Mm-hmm. Siguro yung mga papabor lang doon, yung mga lagi bumabagsak sa board exam na wala ng board exam, di ba? Ano ba tingin mo? Di ba, I'm just being di ba, realistic about this. Na siguro hindi sila makapasa-pasa. Siguro pag mga isa patas to, talagang ito na ang pagkakataon. Hindi siya dapat nurse. Ako. Oo. Yeah. Siguro po, but we are praying din na pumasa na rin sila. Para po ba? Melbert, yung sa abroad, no, curious tuloy ako bago ka namin pakawalan. Anong toughest exam? Anong country ang merong toughest exam for nurses? London ba? O US? And, o Middle East? Saudi Arabia? Probably po US. Japan? US? US? Bakit? Bakit mo nasabing toughest para sa mga nurses? Bakit tough? Anong mahirap? It's the process. Actually, it's not the question, but it's the process. Kasi yung US, kasi ang form of exam nila, nasa computer yan, tapos kailangan mong maipasa yung exam with a certain specific time, period of time. May limit siya. Tapos bigla siyang namamatay, whether ang hindi indication na pumasa ka na, pwede rin bumagsak ka na. Kasi pagka series yung mali mo. Kailangan, mabilis ka dyan. May deadline. Yung UK, hindi ganun? Yung UK, hindi ganun kahirap? As per our nurses, hindi naman ganun kahirap kasi they are prepared naman and equipped, no, dito sa school sa Pilipinas.
Ay, yung Even mga Germany ng Middle East. Germany hindi or rin po eh. Japan, hindi rin. Actually, it's yung not the language lang, exam yung na nagpapahirap sa ating mga nurses, it's the language yung ayun. Oh, kailangan so, nilang ako sa Europe, ano, Germany, di ba? Kailangan they have to learn the language, di ba? Alam yeah. ko ganoon eh. Yeah. Oh, Norway, yeah. Kuya learning Dani. The language. Kuya Dani, meron akong ano naligaw ako sa Germany. Alam mo ang mga tumulong sa akin? Nurses. Trainee nurses, nag-aaral sila. Ano to, sa Frankfurt? Frankfurt, Alvin? O hindi ano, sa ang area? In Berlin, ano, siguro, atayon? Berlin. Naligaw kami sa train. Ang tumulong sa amin, mga Filipina trainee nurses. So, mga nurses mahirap natin. Mag-aral ng language. Ano? Pati yung Japan, mahirap mag-aral ng Nihongo. Pero kaya ng Pilipino eh. Oo. Di ba, Melbert? Kayang-kaya ng Pilipino. Kayang-kaya po ng Pilipino. So, kaya naman, nakikita nyo rin po yung reaction ng ating mga nurses na they do not favor yung proposal. Kasi we can naman eh. We can make it. Kaya siguro naman, dapat din po pag-isipan yung proposal na yan. Pero Melbert, no? Sa mga Pilipino na nurses natin na nasa abroad, anong which country you think ang talagang maganda ang binibigay na benepisyo sa mga nurses natin? I to tell you honestly, Sir Daniel, no? Kahit saang bansa ka pumunta, mas maganda kumpara sa Pilipinas. Kasi dito nga sa malayo, Asia... Malayo ang benefits. May housing, di ba yung panag-overtime, alam ko, ganun eh, happy sila. Pero ibig sabihin, saan talaga yung, let's say, parang heaven, pag doon ka na-aside, Australia ba, Amerika, yung mga ganun. Sir Danny, actually, alam mo, dito sa yung Pilipinas, ang sinundan natin sa Asia, ang pasweldo sa nurses natin ay 60,000. No, may mga country na nagpapasweldo ng 100,000 or more para sa ating nurses, even Middle East. Ano po? So, Middle East, UK, US, ganyan po ang sweldo ng nurses natin. Kaya nga yung nurses natin, as much as we wanted them to stay, diba? Eh, we cannot deprive them of their own rights to look for better opportunities that they cannot find here in the Philippines. So, kaya naman thankful tayo dun sa mga nag-i-stay para mag-alaga ng kapwa natin Pilipino. So, speaking of nurses natin dito sa Pilipinas, do we have enough ngayon? Dahil nga nasa pandemic pa rin tayo, marami pa rin mga areas ang nagkakaproblema pa rin doon sa kakulangan. At saka sinasabi nga, di ba, medyo may COVID cases na tumataas because of the variants. Do we have enough mga health workers that can still service nationwide? I don't think so, Sir Danny, kasi the Department of Health po ay humihingi na ng tulong because ang laki na raw po ng gap nila dun sa kakulangan ng mga nurses sa bawat ospital. No? So malaki na po talaga yung kakulangan. But the problem is, marami tayong nurses even here in the Philippines, but they do not choose to work inside the hospitals or in other healthcare institutions because of the value that the public and the government is giving them. Yung mababang sweldo, yung mga compensation na kulang, security of tenure, risk. Job orders, yung risk, nagsama-sama na po. So, yan. Others are in the call centers. Ilan na bang prosyento ng bakunado? Mga health workers natin, sabi nila 90%, tama ba? Or talaga naman pa rin nag-hesitate? Tama naman po yun. Ano, we are thankful that the government prioritize our healthcare workers. Ano? So, yung may ilan-ilan po man na natitira, it's because of their personal choice pa. No? Hindi naman natin mapipigilan yan. Ayun. So, dapat siguro ang tutukan ni ano. Ay, andyan na pala eh. Oh, yan na. Partner, oh, ay kuya. Pwede. Oh, nandyan na. Anyway, thank you ha. Melbert, thank salamat. You. Maraming salamat. Salamat po. Oo, ingat ha. Okay. Balitaan na lang tayo kung may latest sa thank mga you. Nurses. Oo.